Hello everyone, welcome back to my channel. This is Over the Canadian Miss Doug. Today I am super duper excited to share to you this beautiful, delicious, super moist decadent chocolate cake with chocolate cream cheese buttercream frosting plus the chocolate ganache drip. First step, prepare the pan. I am using a spring foam pan, medium size. Ito ay lulutuin ko sa kaldero. So kung ibibake mo ito, preheat your oven first to 150 degrees Celsius or 350 Fahrenheit before you're going to start making your cake batter. So lalagyan natin ng parchment paper yung ating baking pan sa bottom niya para hindi tutulo yung ating cake batter mamaya pag ilagay na natin. So yung parchment paper na gagawin natin ay pabilog. Dapat meron siyang extension. Bigyan natin ng kunting extension, maybe siguro 1/4 inch para sasagad siya doon sa walling ng ating baking pan. Pero itong nagawa ko, tamang-tama lang. Wala siyang extension. Kaya mamaya makikita niyo tumulo yung aking batter. Ayan. So, ito na. Ibabatter natin yung baking pan. Pwede rin gumamit ng oil. Huwag lang masyadong marami. Parang i-coat nyo lang talaga lahat. All over. Para hindi didikit yung ating, cake. Kasi kung lalagpasan mo yan ng konti, didikit yung ating cake dyan. Di magkaka-uka-uka yung cake, di ba? Ngayon, dito na tayo sa ating dry ingredients. Refer to the description box below na lang mga friends. Doon ko ilalagay lahat ng ingredients at saka quantity. Yeah. So, ngayon dapat halain natin yung ating flour para maganda ang ating pagkahalo. Madaling haluin at saka iwas buo-buo or mga lumps, di ba? Flour lumps. Yan. So makikita niyo ito yung cocoa powder. Iba-iba ang color niya. Meron siyang dark at saka red. So, dalawang klase pinaghalo ko. Kasi gusto ko na dark chocolate talaga ang itsura ng aking chocolate cake. Ayan. So, mag-a-add din tayo ng sugar. Dalawang cups. Ayan. So, yung red cocoa powder ko na ginamit ay tinatawag na superior red 24% fat. Yung black is dark cocoa powder 10% fat. So, yan ang mga pangalan nila. Wala silang brand dahil nabili ko sila sa Bulk Barn. Yung parang sako-sako ang mga paninda. Tapos, i-scoopin mo lang kung ilan ang gusto mo. Ilang grams yun. Yan. So, yung mga ingredients na nilagay ko dyan sa asukal, kasama sa asukal ay asin, baking powder, and baking soda. Ayan. So, ayan, sasalain natin dahil yung cocoa powder, minsan may mga buo-buo or minsan may mga other stuffs na hindi dapat kasali dyan, di ba? Sa processing, mayroong mga other debris na maliliit na nakakasama dyan. Ayan. Mahalaga na, isisift talaga natin, sasalain. So, ayan, sala-sala, kita nyo. Diba? Yung kamay ko para naghihena. Ang liit pati ng bowl na ginamit ko. Ay, nako. Dapat yung malaking bowl. Kung malaking bowl ang gagamitin nyo, so, pwede na isang bowl lang ang gagamitin nyo. Dito, dalawa yung bowl na ginamit ko dahil iba yung nilagyan ko ng liquid ingredients. So, makikita nyo, andun na yung malaki kong bowl. So, ang liquid ingredients natin is hot coffee. So, lalagyan lang natin ito ng instant coffee. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi hindi ito maglalasang coffee. Itong coffee ay magpapa-rich ng flavor, ng chocolate flavor ng ating chocolate cake. Kung granules ang gagamitin yung coffee, dapat salain nyo para yung granules hindi mapasama sa ating chocolate cake. Ayaw natin ng may granules yung chocolate cake, di ba? Kailangan smooth ang ating chocolate cake. Ayan. So, oil, mantika. Any kind of oil, pwedeng gamitin. So, ito, hahaluin ko lang muna itong dry ingredients natin bago natin i-incorporate yung liquid. Pero yun nga, sabi ko, kung malaki yung bowl na ginamit nyo, dapat isang bowl lang ang gamitin, no? Para
hindi masyadong maraming hugasan. Ayan. So, haluin ang mabuti para yung mga dry ingredients natin ay incorporated talaga sila ng mabuti. Kasi pag hindi, matatagalan sa pag-mix, baka ma-over-mix yung ating paghalo. Oh, ayan. So, dito na tayo. Ilalagay natin yung itlog. Oh, shoo! Anong nangyari? Ayan. So, hindi ko yan tinanggal, ha? Mga friend. Hindi ko yan in-edit, hindi ko yan inulit. Para makita niyo na talagang normal lang na nangyayari ito sa pagluluto, sa pag-bake. Meron talagang mga mistakes minsan na hindi naiiwasan. Di ba? So, kadalasan sa mga videos, hindi lang natin nakikita dahil hindi pinapakita, ini-edit, dahil gusto natin magaganda ang ating mga videos. Di ba? So, okay lang na may mistakes. Okay, di ba? Ayan. So, kasama yan sa learning. Ito, white vinegar. Okay? White vinegar. Kung walang white vinegar, pwedeng lemon juice ang ilagay. Mm-hmm. So, ayan. Ngayon, itong itlog at saka mantika, pagsamahin. Gusto ko silang pagsamahin kasi para, ano, hindi sila maluto kaagad kapag isinama na doon sa hot water na may coffee. Ayan. So, kung malaki lang sana yung bowl kung saan nakalagay yung aking dry ingredients, dyan ko na ibubuhos yung aking hot coffee. Kaso lang, hindi eh. Maliit yung aking bowl, hindi magkakasya. Kaya, ayan tuloy. Dalawang bowl ang nagamit ko. Ayan. Pwede kayong gumamit ng wire whisk dito. Pwede rin hand mixer or stand mixer. Kahit ano, basta mahalo lang. Ano? So, dito gagamitan ko ng hand mixer. So, bago niyo i-turn on yung hand mixer, haluin niyo muna para hindi magliparan yung flour, yung dry ingredients natin kapag naka-on na yung electric mixer. Ayan, so ganyan. Sasabihin ko pala yung pag-measure ng flour. Dapat meron tayong tamang mga measuring spoon, measuring cup, at saka measuring glass for liquid ingredients. Ano? At saka ang pag-measure ng flour, dapat yung flour natin ay hindi packed. Dapat loose. I-loosen muna natin. Halimbawa, nakalagay sa plastic yan. So parang na, anong tawag dito? Na-packed na yan, di ba? So, alog-alogin muna natin yan. Para yung ano, yung flour natin hindi masyadong madami. Kasi pag hindi natin aalog-alogin yung flour, hindi loose yung flour na i-measure natin. We will end up like way too much flour in our cake. At saka ating cake ay magiging dry. Hindi na siya magiging moist, diba? Ayan. So, isa yan sa mga tips kasi marami ako nakikita nagpo-post na bakit daw yung cake nila ay parang super dense, hindi daw tumubo, ganito, ganyan. So, isa yan. Okay? Now, pwede na natin ilipat yung ating cake batter dito sa ating pan. Isa rin sa tips na gusto kong sabihin is bago tayo mag-umpisa, magluto or gawa ng cake, siguraduhin muna natin or i-check natin kung ang ating baking powder ay hindi ba siya expired or gumagana pa ba siya. So, paano natin malalaman kung ating baking powder ay expire or okay pa? So, kukuha lang tayo ng tubig, yung regular na temperature na tubig na iniinom natin. Tapos, halimbawa isang kutsara na ng tubig, tapos lagyan natin ng 1/2 teaspoon ng baking powder. Kung iyan ay bubula, kung ang baking powder ay bubula, ibig sabihin, okay pa ang ating baking powder. Meron kasi iba, baking powder, kahit hindi pa siya expire, pero na-expose na siya masyado sa air, so nag-expire na siya bago ang kanyang expiry date. So, make sure na bago kayo mag-umpisa, i-test nyo muna yung inyong mga baking powder. Okay? So, syempre, opposite way, kung hindi nabubula ang inyong baking powder pag nilagay nyo sa tubig, ibig sabihin, wala na siyang silbi. So, yan ay makaka-apekto na sa resulta ng ating cake. So, itatap natin bago isalang para yung mga bubbles ay mabawasan para hindi masyadong malalaki ang bubbles sa loob ng ating cake kapag naluto na.
So ito yung sinasabi ko dito dahil yung aking parchment paper ay hindi sagad sa sides ng baking pan. So tumulo ng konti yung aking, anong tawag dito, cake batter. Ayan. So wala na akong magawa dahil andyan na yan. So ang ginawa ko na lang, makikita niyo mamaya, ipapakita ko kung anong ginawa ko doon sa kaldero. Meron akong nilagay para siyang sasalo ng mga chocolate batter drippings doon sa kaldero. So dapat itong kaldero ay naka-preheat na siya, ano? Naka-preheat na. Dito hindi ko pa siya inilagay, nakalimutan ko. Pero few minutes later, parang nangangamoy sunog dahil tumulo na nga, nasusunog na yung mga drippings ng cake batter ko. Ayan. Pero mamaya ipakita ko sa inyo, hindi ko na na-videohan kung anong nilagay ko dyan. Tsaka nilagyan ko pala ng cloth kasi itong ano, takip, wala siyang vent, as in super tight cloth talaga. Walang, anong tawag dito, kunting butas. Di kagaya ng ibang kaldero may butas, di ba? So, nagmo-moist sa loob yung kaldero, tumutulo yung moisture niya doon sa cake. Kaya nilagyan ko ng cloth. Ayan, so after 1 hour and 20 minutes, luto na finally ang ating cake. By the way, ang heat or temperature ng aking stove is in between low to 3. 2-3, low 2-3. Yun lang ang mga gauge na pinagpipilian ko. In-adjust ko kasi siya. So yun yung inilagay ko doon sa ilalim para siya ang mag-catch ng mga drippings mula sa tumutulo na cake batter ko. So I like to invert my cake right away after taking it out from the stove or oven, kung oven man. Ayan. So, I don't wanna wait like 5 minutes bago invert. Ewan ko, some other people wait for 5 minutes to cool it down a little bit. Maybe they can't handle the heat of the pan or I'm not sure. Ayan. So, it doesn't really matter whether 5 minutes later or right away inverting. It's okay for me as long as you can handle the heat without burning yourself. So, that's okay, you know. It's personal preference. Yan, so ilalagay lang natin sa ibabaw ng ating cake, yung ating cooling rack. And then, flip it upside down. And there you go. It's flipped. It's inverted. So as you can see, merong parang something na ano, yan o. Yan yung, ano tawag dito, tumulo na cake batter. Ayan, so tumigas na siya dyan. So, kung makikita nyo, ang bottom ay medyo nasunog. Yan. Pero, walang problema yan. Papakita ko sa inyo bukas kung papaano yan i-fix. Pati yung mga, anong tawag dito, yung top ng cake na hindi pantay ang pagtubo or medyo malaki ang dome. So, walang problema yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong madismaya. Huwag kayong madisappoint kung ganyan ang nangyari sa inyong mga cake. Dahil, merong ano dyan, may secret yan, may remedyo yan kung paano natin gagawing flat ang top ng ating mga cakes. So, papakita ko yan sa inyo bukas. Okay? So, now ito na kasi hindi ko pa siya i-decorate right away today. So, i-wrap ko muna siya ng cling wrap at saka ilalagay sa fridge. Ayan, kasi bukas ko na siya i-decorate. Hindi yan titigas dahil tama ang measurement natin, mga friends, ano? Merong iba nagsasabi, titigas daw, ganito, ganyan, hindi. Moist pa rin yan kinabukasan, mga friends. So ito, gumawa ako ng another half recipe dahil gusto ko 3 layers yung aking cake. So ito, maganda ang paggagawa ko dito. Hindi tumulo dahil nilagyan ko ng sidings na parchment paper. Ayan. At hindi rin nasunog ang bottom. So, happy ako. Ayan. So, yan lang. So, tomorrow mga friends, abangan nyo ang aking paggawa ng chocolate cream cheese buttercream frosting at saka yung drips, chocolate ganache drips. So, stay tuned. Click the bell notification so that you won't miss it. If you're new to my channel, thank you so much for coming. Please don't forget to click the subscribe button and hit the bell so that you will not miss any of my upload. And also, don't forget to click the share and like button. I hope to see you next time on my next video. Stay safe. Bye, everyone.